Nagpamudmod ng health cards ang ilang local government officials ng Bohol kahapon. Ayon sa isang election watchdog, walang masama kung parte ito ng programa ng gobyerno. Ngunit kaduda-duda raw na nataon ito sa kampanya. Pwede raw kasi itong maituturing na vote buying na mahigpit na ipinagbabawal ng batas. Paglilinaw ng PhilHealth, hindi sila ang nasa likod ng pamimigay ng health card sa Bohol, bagamat pinaiimbestigahan na raw nila ito. Live mula sa Quezon City, my report, si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, ngayong panahon na nga ng kampanya, kaliwat kanan na ang pamumudbod ng ilang kandidato ng kanilang campaign paraphernalia. Inalam natin kung anong mga klase ng giveaways nga ba ang pinapayagan ng batas. Sa Barangay General Assembly, sa ilang lugar sa Bohol kahapon, namudmod ang mga lokal na opisyal na mga miyembro daw ng Liberal Party ng aplikasyon para sa health cards na may katumbas na 3,000 pisong premium. Namigay rin sila ng 2 kilong bigas. Nangyari ito habang ang mga senatorial candidate ng United Nationalist Alliance o UNA nangangampanya naman sa mga lugar ding iyon sa probinsya. Kung para huwag umaten sa amin yung mga tao, kami nandito as part of our campaign. Kailangan magtuloy-tuloy ang governance. Ibig bang sabihin, sa lahat ng pagkakataon dahil eleksyon, ihinto na natin ang lahat ng programa ng national government, ng local government, dahil eleksyon na? Matatanda ang sinampahan ng kaso ang nooy Pangulong Gloria Arroyo matapos magpamudmod ng PhilHealth cards na may litrato niya noong 2004 presidential elections. Nakalaunay, binasura rin ng korte. Ayon sa election watchdog na Lente, wala namang masama kung nagpapatuloy lang ang mga programa ng gobyerno tulad ng pamimigay ng health cards at bigas, tulad ng nangyari sa Bohol. Pero syempre, nakakapagtaka pa rin daw ang timing nito. Merong mga kandidato na sabihin na natin, I mean, very plainly, pumapapel. Diyan, repeating na timing, no? It can be vote buying dahil nagbigay ka ng something of value, presumably to influence the voter to vote one way or another. Pinagbabawal sa Omnibus Election Code ang vote buying o pamimili ng boto o ang pagbibigay ng pera o anumang bagay na may halaga para mahikayat ang publiko na bumoto pabor o kontra sa isang kandidato. Pero kada eleksyon, paulit-ulit ang mga ganitong eksena ng pamumudbod ng mga t-shirt, caller ID at kung ano-ano pang campaign paraphernalia. Hindi lang siguro na-enforce yung law, no? Hindi na-enforce yung law. Pero paano naman yung kandidatong hindi kayang bumili na bumili ng t-shirt na ganung karami? Ang gusto natin sa eleksyon ay malayang namimili ang mga botante. Pag nagkaroon ng impluwensya bukod sa kwalifikasyon at sa plataporma, yung pagboto ng botante sa mga kandidato, eh hindi malayang pagboto yon. Pero nilinaw naman ng Philippine Health Insurance Corporation na hindi PhilHealth Insurance Cards kundi discount cards ng lokal na pamahalaan ang pinamigay sa Bohol. Pero paiimbestigahan pa rin daw nila ito. Pinatigil na rin daw muna nila ang pamimigay ng health cards para hindi magamit sa eleksyon. Ang COMELEC nangako ng pag-aaralan muli ang mga panuntunan sa campaign giveaways at paraphernalia, tsaka maglalabas ng resolusyon tungkol dito. Ang puntirya raw kasi ay mabantayan ang paggastos ng mga kandidato. We're looking at more effective means of enforcing the ban against that. Ang underlying concern dyan is that little giveaways, even if they are small, can be used to influence voters. Vote buying. Jessica, sa ilalim naman ito Omnibus Election Code, nakalista naman dyan yung mga lawful expenditures. Ilan sa kasama dyan yung mga bayad para sa mga staff, yung mga poll watchers, transportation and communication, and even nga yung media ads, no? Pero sabi nga ng Lente, marami daw gray areas. Kaya ang pangako naman ng COMELEC ay mas magiging detalyado sa ilalabas silang resolusyon tungkol dito sa mga giveaways, Jessica. Ruth, nakaka-intriga lang. Klaruhin lang natin. Kahapon, ang una nasa Bohol. Pero tinapatan ito nung pamimigay ng health card o health discount cards ng mga Tigal Liberal Party na local officials. Tama ba yung intindi ko? Tama. Ganun yung na-cover ng ating local reporter doon sa Bohol. At nagkataon daw na same areas eh. So ang nakikita nga ng una baka daw posibleng strategy ito para konti lang yung baka dalo doon sa rally ng una at doon pumunta sa General Assembly itong barangay. No? Pero syempre speculation lang din naman yan ng una. At ang ginigiit naman ng mga local officials doon ay part yan
kasaysayan ng kanilang programa sa barangay, Jessica. Okay, paalala lang natin, sa eleksyon 2013, dapat hindi maling-mali, kundi dapat tama. Maraming salamat, Ruth Cabal.